So eto na nga mga idol, boxing update po tayo. Pero bago po tayo magsimula, hihiling lamang po ako ng isang like bilang suporta na rin po sa ating YouTube channel. Casimero Cuadro Alas, itinuturing nga po ng mga Pilipino na panalo sa naging big matchup nga po nila nitong nakarang araw lang, no, ni Yukinori Ogoni. Very obvious daw na hindi po headbutt ang nangyari. Pumutok po yung kilay nitong si Yukinori Ogoni nang tamaan po siya ng solid punch po ni Casimero Cuadro Alas doon nga po sa round 4. So malinaw na malinaw po yung nangyari doon at wala pong pandaraya ang nangyari kasi dito hindi po matanggap ng kampo ni Ogoni na mananalo or panalo nga po itong si Casimero Cuadro Alas. Napaka ganda naman at napakalino naman ang naging laban sa round 4, no? Pero hindi po yun matanggap ng mga Hapon. Ayaw kasi nilang manalo itong si Casimero Cuadro Alas. Nag-appeal na nga po ang kampo ni Alas pero hindi pa nga rin po nagbibigay ng resulta itong kampo naman, no, or yung organization po dito sa boxing sa Japan. Pero para sa mga Pilipino, itinuturing na panalo itong si Cuadro Alas. Mahirap po kasi kung magkakaroon ng rematch, eh baka mamaya maulit na naman or magkaroon ng benta o lutong laban diyan nga po kontra kay Yukinori Ogoni. So alam naman natin iniingatan po ng Japan ang kanilang mga boksingero pero sana naman ay lumaban sila, no, ng patas dito sa ating boksingero ng Pinoy na si Casimero Cuadro Alas. Ito po kasing referee nila, napaka-bias, no? Talagang nakita naman natin, dumugulang ang kilay ni Yukinori Ogoni, sinabihan na agad na headbutt. E kitang-kita naman doon sa naging laban na napakalayo ng tama, no? Hindi naman tatama kung puputok ng gano'n ang kilay ni Ogoni kung na-headbutt talaga yon. Solid punch po ang nangyari, tinamaan talaga ng suntok ni Cuadro Alas itong si Yukinori Ogoni, kaya pumutok po ang kilay. So makikita talaga natin dito yung favoritism, no, or yung pagpapabor ng Japan sa naging laban, lalo na yung referee. Halatang halata po kasi na parang binayaran talaga, no, kaya nangyari na uwi sa tabla. At ang tinitignan po natin dito kung sakasakali nga daw po ay dapat yung maging rematch ay agad-agad, wag na po patagalin. Marami po mga naka line up pa ng mga laban ito si Casimero, no, at mahalaga sa kanya yung pagkapanalo dahil alam naman natin gusto makuha ni Casimero Cuadro Alas ang attention po ni Naoya Inoue para sa isang big matchup din nila. Dahil kung makikita nyo, nauna na nga sa listahan ni Inoue itong si Marlon Tapales at maghaharap na sila itong darating nga po na Disyembre. At tinitignan natin dito, sana pagkatapos ng laban ni Inoue, ito na si Casimero Cuadro Alas ang sumunod. Kasi lahat ng mga Pilipino, kumpiyansa na kayang labanan, no, kayang talunin ni Casimero Cuadro Alas itong si Naoya Inoue. Pero ang nangyari kasi, hindi nanalo itong si Casimero kontra dito kay Yukinori Ogoni, ang sinasabi nila tabla, eh di walang panalo, no? So guys, marami tayong kaganapan, and please huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe bilang suporta na rin po sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo.